Kumusta mga idol tropa? Mga idol, plano nyo ba maglagay ng maraming ilaw sa inyong mga motor? Lalo na sa ating mga tricycle, mga idol tropa. Bukod sa maraming mga module LED, ay maglalagay pa tayo ng mga auxiliary lights. At kung nakapag-install na kayo ng maraming LED, mga idol, gumamit po ba kayo ng horn relay, mga idol? Dahil sa ganito kadaming LED, mga idol, at hindi tayo gumamit ng horn relay, ay kawawa po ang ating harness wire. Lalo na po yung accessories wire at yung main wire, mga idol, yung kulay red sa ating harness. At pati na po ang ground wire. Yan, dito mga idol, meron tayong sample ng harness wire pang TMX155. At dahil kailangan lang naman natin dito yung main supply ng positive kung saan ito yung red wire at ang black wire na siya namang accessories wire. At gagamit tayo ng ignition switch na pang battery operated. Dalawang wire lang mga idol yung sa ignition switch. At kailangan natin gumamit dito ng battery mga idol. Ayan po. At kailangan din natin dito ng horn relay. At kailangan natin ng switch mga idol. Okay. Okay, ngayon umpisahan natin mga idol. I-share ko po sa inyo kung ano ang mali at ang tamang pagkabit ng maraming ilaw sa ating mga motor o kaya ay sa ating mga tricycle. Main supply ng ating positive sa ating harness mga idol, ikakabit natin ito sa positive terminal ng battery. Ayan, safe na safe mga idol, mayroon fuse. Ayan, nakabit na natin yung positive wire. Sunod naman natin yung green wire kung saan ito yung ground wire sa harness ng Honda. Kabit natin ito sa ground terminal ng battery. Ayan mga idol. Ngayon dito naman tayo sa parting ito ng harness kung saan ito naman yung matatagpuan sa may bandang headlight. Kailangan lang natin dito mga idol tropa ang red wire at saka ang black wire. Ang red wire mga idol, ito yung linya na dumaan sa fuse at nakakabit naman sa positive terminal ng battery. Okay, at ngayon dito naman tayo sa ating ignition switch. May dalawang wire lang itong ignition switch mga idol dahil ito ay ignition switch na pang battery operated. So ito ay pang wave 125. So okay na itong gawing example mga idol dahil kailangan lamang natin dito ng main wire kung saan ito yung positive wire, yung kulay pula. At ng accessories wire, kung saan ito naman yung kulay itim na wire. Ayan mga idol, so ngayon gamitan natin ng test light para malaman natin kung ang linya ng ating positive wire na ito yung kulay red mula sa fuse patungo sa ating ignition switch. So i-clip natin sa ground ang ating clip ng test light at tusukin natin ng test light sa part na to. Ayan, so okay, good ang ating positive wire. Okay. Ngayon, switch on naman natin ang ignition switch. Ayan, naka-switch po. At testerin naman natin itong nasa kabilang linya kung saan ito yung nakakabit sa black wire na siyang accessories wire ng Honda. So, ayan, mga idol, umilaw. At lahat po na black wire na nandito sa harness na ito ay magkakaroon ng positive supply every time na naka-switch on ang ignition switch. Okay, mga idol. Ngayon dito sa ating mga LED mga idol, pinagsama ko ang positive at ang negative wire ng mga LED at nilagyan ko ito ng wire. At dito naman sa switch mga idol, so 3-way ang available. Bali tatlong wire ito, so dalawang wire lang ang gagamitin natin mga idol. Itong kulay blue, ito yung common wire ng ating 3-way switch at kukunin natin yung isa or kahit alin sa dalawang wire na yon. So disregard na natin yung isang wire mga idol. Ngayon ikakabit natin itong blue wire or itong common wire ng 3-way switch sa accessories wire kung saan ito yung black wire sa ating harness. Ayan mga idol. At dito naman sa green wire kung saan ito nakakabit sa ating mga LED, ito po ay nakakabit sa ground wire ng LED mga idol. Ikakabit naman natin ito dito sa green wire ng harness kung saan ito yung ground wire ng harness
ng Honda. Ayan mga idol. At dito naman sa binalatan nating isang wire na galing sa ating three-way switch mga idol, ikakabit naman natin ito sa positive wire ng mga LED. Ayan mga idol, so pwede na natin subukan yan. Ground wire na galing sa mga LED ay nakakabit sa ground wire ng ating harness. Common wire ng ating three-way switch nakakabit sa accessories wire. At ang mga positive wire ng LED ay nakakabit naman sa isang wire na galing sa ating three-way switch. Ngayon, pwede na natin itong subuan mga idol tropa. Ignition switch on. Ayan. Ngayon, switch on naman natin ang ating switch. Ayan mga idol. Umilaw dahil tama naman ang ating pagkaka-wirings. Pero sa ganito kadaming ilaw mga idol tropa ay hindi na po ito maganda para sa ating harness. Mag-overload po ang ating accessories wire. Lalo na kung meron pa tayong mga auxiliary light na idadagdag. At gagamit pa tayo ng signal light, busina, stoplight. Yari na mga idol. Ngayon itatama natin yan mga idol. At kahit na magdagdag pa tayo ng mga ilaw ay walang magiging problema at walang overload na mangyayari sa ating harness. Ayan, at kahit magdagdag pa tayo ng malakas na ilaw. Ayan mga idol, basta't siguraduhin lang natin mga idol na gagamitan natin ito ng relay. Ayan, ayun, ayusin muna natin itong pagkaka-wiring at ibalik muna natin sa dati. Ayan mga idol, ito po yung tamang pagwa-wirings kapag tayo po ay magkakabit ng maraming ilaw. So dito sa ating horn relay mga idol, 4 pins horn relay mga idol ang gamit natin. Lahat po ng pins ay meron ng wire, yung number 30, number 87, pin number 85 at pin number 86. At ang gagamitin nating wire sa pin number 30 at pin number 87 ay po pwede na po ang wire number 18 o kaya ay number 16. At huwag po tayong gagamit ng ordinary wire. Sa pin number 86 at number 85 ay okay na po kahit number 20 na wire. Ayan mga idol. Okay, wire na galing sa pin number 30 ng ating horn relay mga idol, ilalagay natin ito sa positive terminal ng battery. At ito na po ang magbubuhat ng kuryente na kailangan ng ating mga ilaw. Okay? At dito naman sa wire na galing sa pin number 87 ng horn relay mga idol ay ikakabit naman natin ito sa pinagsamang positive wire ng laser gun at ng module LED. Ayan mga idol. At dito naman sa ground wire ng ating laser gun at ang ground wire ng ating mga module LED ay pagsamasamahin na natin sila at diretso na natin itong ikakabit sa negative terminal ng battery. Okay? At dito po sa pinagsama-samang ground wire ng ating mga LED mga idol ay diretso na po natin itong ikakabit sa ground terminal ng ating battery. Mga idol, dalawang wire na lamang po ang natitira sa ating horn relay. Ito po yung wire na galing sa pin number 86 at pin number 85. At dito po sa wire na galing sa pin number 85 ng horn relay, mga idol, ay pwede na po natin itong ikabit sa ground wire ng harness. Kung saan ito po yung green wire, mga idol. Ayan, wire na galing sa pin number 85, ikakabit natin ito sa ground wire ng ating harness. Okay, ayan mga idol. Ayan, dito naman tayo sa natitirang wire mga idol na galing sa ating horn relay. Kung saan ito yung wire na galing sa pin number 86. Ikakabit natin ito mga idol
dito sa isang wire na galing naman sa three-way switch. Okay, mga idol. Ngayon, isang wire na lang ang natitira, mga idol, kung saan ito na lang ang wire na kailangan nating ikabit. Ito yung wire or common wire ng ating three-way switch. At ikakabit natin ito, mga idol, sa accessories wire. Okay? Ngayon, wala na pong mangyayaring overload sa ating harness maging sa ating switch. Okay, mga idol, sana may natutunan po kayo sa video na ito. Ayan, mga idol tropa, so lahat ng ilaw na yan ay dadaan na po sa ating relay. Okay? At ngayon, subukan natin, mga idol, kasama na po sa mga ilaw ang laser gun. Mga idol tropa, kapag maglalagay tayo ng maraming ilaw sa ating mga motor, mas mainam po na naka full wave ang ating charging system. Okay, mga idol, maraming salamat sa panonood. Like and subscribe na lamang po sakaling nagustuhan ninyo ang video na ito. Maraming salamat, mga idol tropa.